Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Nang dumating ang mag-inang si Benilyn Aquino at ang kanyang anak na si Jellica sa United Kingdom, ay umasa siya na magkakaroon sila ng magandang buhay. Pero ang nangyari sa kanilang dalawa noong 2021 ay gumulat at nagpalungkot sa kanilang pamilya na libo-libong milya ang layo mula sa kanila. Sabay-sabay nating alamin ang malungkot na sinapit ng mag-inang sina Benilyn at Jellica. Si Benilyn ay ipinanganak sa Quezon City. Inilarawan siya ng kanyang kapatid na si Sheila bilang isang mabait, down to earth at lahat ng tao ay nakakasundo niya kaya marami itong kaibigan sa kanilang lugar. Dahil sa kanilang kahirapan, pinagtulungang paaralin ni na Sheila at ng kanyang ama si Benilyn hanggang makatapos ito. Tulad ng karamihan ng mga tao sa panahon ngayon, pinasok ni Benilyn ang mundo ng internet dating noong 2015 at doon niya nakilala ang isang lalaki mula sa United Kingdom na si Lexington Burke. Ang kanilang simpleng pagpapalitan ng mga mensahe sa internet ay kalaunang lumalim at si Lexington ay nagdesisyon na pumunta ng Pilipinas. Hindi nagtagal, noong July 28, 2018, ang dalawa ay nagkaroon ng magarbong kasalan na ginanap sa Samar. Isang buwan pagkatapos ng kasal, ipinanganak ni Benilyn ang kanyang anak na pinangalanan niyang Jellica. Halos isang taon pagkatapos ng kanilang kasal, noong August 19, 2019, dinala ni Lexington ang kanyang mag-ina sa United Kingdom para doon sila magsimula ng kanilang bagong buhay. Ang pagpunta na mag-ina sa United Kingdom ay ang kauna-unahang pagkakataon na nakaalis ng Pilipinas si Benilyn. Umasa siya na sa paglipat niya sa bagong lugar ay mabibigyan niya ng mas magandang buhay sa Jellica. Pero 4 na buwan pa lamang pagkatapos nilang makarating sa UK, ang pagsasama ni na Benilyn at Lexington ay natapos at sila ay naghiwalay. Noong December 2020, ang mag-ina ay lumipat sa isang women's shelter. Kahit mahirap ang kanilang sitwasyon, ang palakaibigan na si Benilyn ay agad nagkaroon ng mga kaibigan. Ayon sa kanyang ama, bukod sa mga kaibigan nito sa shelter ay nagkaroon din ito ng mga kaibigan sa Bristol na malapit lamang kung saan ang mga ito ay nakatira. Habang nasa shelter, nag-sign up ulit si Benilyn sa dating site na tinatawag na FilipinoCupid.com at dito niya nakilala ang lalaking si Andrew Innes. Si Ines ay ipinanganak sa isang military base sa Germany noong 1970s. Siya ay isang software engineer na dating nakatira sa Japan. Doon ay nagkaroon siya ng isang Japanese na asawa at nagbunga ang kanilang pagsasama ng isang anak na babae. Pero hindi rin nagtagal ang kanilang pagsasama at sila ay naghiwalay. Noong 2019, siya ay na-deport pabalik ng United Kingdom. Pero hindi malinaw at wala akong makita sa internet kung bakit siya na-deport sa Japan. Pero nang siya ay bumalik sa UK, tumira siya sa kanyang bahay na noong ipinaparentahan niya. Noong 2020, ang kanyang tenant ay si Christopher Smith at magkasama sila sa isang bahay pero magkahiwalay ng kwarto. Base sa salaysay ni Christopher,
Si Ines ay merong OCD pagdating sa kalinisan sa loob ng bahay nito. Noong March 2020, nang kasagsagan ng pandemya, nakiusap si Ines sa kanya na umalis at humanap ng bagong apartment dahil di umano ay natatakot ito na baka makuha niya ang virus dahil siya ay itinuturing na high risk dahil sa kanyang Crohn's disease. Nang mag-isa na sa bahay si Ines, bukod sa kanyang trabaho ay abali din ito sa mga dating sites. Siya ay hindi mo lamang makikita sa isang dating sites dahil ito ay nakaregister sa 34 na dating sites. Ayon sa mga kapulisan, dahil sa galing ni Ines sa computer at analytics, meron itong sariling spreadsheet na merong compilation ng mga babaeng nasa isang dating sites at doon ay bibigyan niya ito ng mga grado. Nang makita ng mga otoridad ang spreadsheet, ay natuklasan nila na binibigyan ni Ines ng matataas na grado ang mga babaeng nasa kanilang mid to late 20s na may mga batang anak. Nang makaalis ang kanyang tenant at nang makita niya ang profile ni Benilyn, ay inalok niya ito ng trabaho sa Dundee bilang Customer Relations Manager na may sahod na 1,000 pounds at libreng accommodations o tirahan. Pero tinanggihan ito ni Benilyn dahil para sa kanya ay kaya niyang makahanap ng parehong trabaho sa Bristol. Sa pagtagal ng kanilang usapan, si Ines ay nagsimulang manghingi ng mga malalaswang litrato mula kay Benilyn pero lagi itong tinatanggihan ng Filipina. Sa lumalalim nilang relasyon, nagsimula nang banggitin ni Benilyn si Ines sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Inilarawan niya ito bilang isang mabait at maalagang tao. Pagkatapos ng ilang linggo nilang pag-uusap noong February 2021, bumiyahe si Ines papuntang Bristol upang makita si Benilyn sa kauna-unahang pagkakataon. Sila kasama ang anak ni Benilyn na si Jelica ay nagkita sa isang coffee shop. Doon ay inimbita ni Ines si Benilyn na isama ang kanyang isang taong gulang na anak na si Jelica dahil gusto niyang ipasyal ang mga ito sa kanyang bahay sa Dundee, Scotland. Kahit wala ito sa plano, ayon sa kapatid ni Benilyn ay sumama ito dahil naaawa ito kay Ines sa layo ng biniyahin nito at sa kagustuhan din ni Benilyn na makita ang Scotland. Kinabukasan, si Benilyn kasama si Jelica at ang hindi pinangalanan na 7 taong gulang na bata ay bumiyahe papunta sa bahay ni Ines sa Troon Avenue sa Dundee, Scotland. Dahil sa edad at legal reasons, ang katauhan ng 7 taong gulang na batang ito ay hindi inilabas sa publiko. Pero ang bata ay kasama nila pabalik ng bahay ni Ines. Nang makarating sila sa bahay nito ay pinaghanda sila ni Ines ng matutulugan sa kanyang salas. Noong February 19, 2021, buong araw ay ipinasyal ni Ines sina Benilyn at Jelica sa mga magagandang lugar sa Scotland. Kinabukasan, February 20, ay ang araw na dapat nakabalik na ang mag-ina mula sa Scotland. Pero ang kapamilya ng mga ito sa Pilipinas ay hindi nakakatanggap ng anumang mga mensahe mula kay Benilyn. Maging ang mga kaibigan niya sa shelter ay nagtataka na din dahil hindi nila nakikita ang mag-ina. Ang dating asawa ni Benilyn na si Lexington Burke ay nakaschedule na kunin si Jelica noong February 19. Pero nang kumatok siya sa tinutuluyan ng mga ito, ay walang sumagot sa kanya kaya nag-iwan na lamang siya ng notes. Sa mga sumunod na araw ay tinawagan ni Lexington si Benilyn pero hindi ito nasagot. Ang mga social workers ay agad nag-report na nawawala ang mag-ina at noong March 1, 2021, sila ay opisyal na idiniklarang nawawala. Ang mga otoridad ay agad kumilos at nagtanong sa mga taong nakakakilala sa dalawa. Ayon sa mga impormasyon na kanilang nakalap, huling nakita ang mga ito sa shelter noong February 17. Nakita din nila ang report na na-file ng dating asawa ni Benilyn na si Lexington dahil nag-aalala na ito sa kalagayan ng kanyang dating asawa at kanyang anak. 48 oras pagkatapos ma-file ang missing persons report, ang mga otoridad ay humarap sa media upang manawagan sa publiko para humingi ng tulong o makakalap ng impormasyon na makakatulong sa kaso.
tiningnan ng mga investigador ang mga activities ni Benny Lynn sa kanyang cellphone, computer, at pati ang kanyang mga bank records ay sinilip din ng mga ito. Noong March 5, nagkaroon sila ng breakthrough, pero nagtaka ang mga investigador dahil ang lead na kanilang natuklasan base sa digital evidence ay itinuturo sila sa Dundee, Scotland na 440 miles ang layo mula sa Bristol. Dito na rin naglabasan ang mga tip mula sa mga tao na nagsasabing nakita ang mga ito na pumasok sa isang sasakyan kasama ang isang lalaki. Gamit ang CCTV sa lugar, nakita ng mga otoridad ang plate number ng nasabing sasakyan. Nakita din nila na ang mag-ina ay kusang pumasok sa loob ng sasakyan at walang indikasyon base sa galaw ng mga ito na sila ay takot o pinwersa. Pero dahil sa status ni na Benny Lynn at Jellica, sila ay kinukonsidera na vulnerable o mahina sa paningin ng mga otoridad, kaya base sa kanilang protocol ay kailangan pa rin nilang magsagawa ng welfare check upang masigurado na ligtas ang mga ito. Ang pulis sa Bristol ay agad bumiyahe papuntang Dundee, Scotland at alas 3 ng hapon noong March 5, hinarap sila ng may-ari ng sasakyan na si Ines. Nang ito ay tanungin ng mga otoridad ay sinabi niya na nakipaghiwalay na siya kay Benny Lynn dahil di umano ay nakita niya na nakikipag-chat ito sa ibang lalaki. Ayon sa kanyang salaysay, inihatid niya ang mag-ina sa isang cafe sa Glasgow na mahigit isang oras ang layo mula sa kanyang bahay. At yun na di umano ang huling beses na nakita niya ang mag-ina dahil si Benny Lynn ay makikipagkita sa isang lalaki na kanyang kachat. Dahil sa duda ng mga kapulisan, tinanong ng mga ito kung okay lang ba na pumasok sila sa bahay. Pero ginamit ni Ines ang restrictions ng pandemya para hindi papasukin ang mga ito. Sinabi din niya na ang kanyang anak na babae ay hindi pa rin nakakapagbihis ng maayos dahil katatapos lamang nitong maligo. Pero ang ipinagtaka ng mga investigador ay nakita at nasulyapan pa nila ang bata at ito ay nakadamit ng maayos. Dahil sa lumalagong duda at suspecha, napilit nila si Ines at sila ay pinayagan itong pumasok sa kanyang bahay. Nang makapasok ang mga investigador ay nakita nila ang magulong bahay nito. Ang ibang mga gamit nito sa kusina ay nawawala. Ang mga ginagamit niya sa pagluluto ay inilipat niya sa ibang parte ng bahay. At ito ay tila abala sa pagre-renovate ng kanyang kusina. Nang kinausap ng mga investigador ang bata, ay dito na nila nalaman na ito ay hindi anak ni Ines. Kaya agad nila itong inalis sa loob ng bahay dahil malakas ang kutob nila na ito ay pinagsamantalahan o inabuso ni Ines. Ang mga otoridad ay lalong hinigpitan ang pagtatanong kay Ines hanggang tumiklop ito at sinabi na pinatay niya si Benny Lynn at ito ay nasa ilalim ng kanyang kusina. Ayon dito ay nag-away sila at di umano ay aksidente niya itong napatay. Nang tanongin ng mga otoridad kung nasaan si Jellica ay sinabi nito na kasama nito ang kanyang ina. Noong March 6, 2021, opisyal na inanunsyo ng mga kapulisan na ang 50 taong gulang na si Ines ay inaresto at sinampahan ng kasong murder sa pagpatay kina Benny Lynn at posibleng panggagahasa kay Jellica at sa 7 taong gulang na bata na nakita sa bahay nito. Kahit mahirap ay ipinaalam ng mga otoridad sa Dundee ang sinapit ng mag-inang sina Benny Lynn sa kanyang mga kapamilya sa Pilipinas at pati na rin sa dati nitong asawa na si Lexington Burke. Kinabukasan, ang mga otoridad at forensic team mula Scotland ay ginalugad ang bawat sulok ng bahay ni Ines. Kahit ang bangkay ng mag-ina ay natuntunan ng mga otoridad, ang pagtanggal sa mga ito sa concrete na bahagi ng kusina ni Ines ay naging mahirap para sa forensic team at inabot sila ng 5 araw. Inilarawan ng isa sa miyembro ng forensic team na ang pagtanggal sa bangkay ng mag-ina ay nagbigay sa kanya ng trauma dahil sa masakit na sinapit ng mga ito. Para mapalakas ang kaso, in-interview ng mga kapulisan ang kapatid ni Benny Lynn na si Sheila. Lumalabas na nakausap niya ang mag-ina noong araw na nakipagkita ito kay Ines. Siya ay nakapag-video call din sa mga ito habang sina Benny Lynn ay papuntang Dundee. Kinabukasan, nag-video call ulit silang dalawa
at ipinakita naman ni Benilyn ang buong bahay ni Ines. Sa loob ng kanilang pag-uusap ay nabanggit sa kanya ni Benilyn na bibigyan niya ng pagkakataon si Ines dahil baka ito ang lalaki na makakapagbigay sa kanila ng magandang buhay sa United Kingdom. Pagkatapos ng kanilang usapan ay nagtaka si Sheila dahil noong February 20 ay hindi na niya ito makontak. Pero dalawang araw ay bigla na lamang siyang nakatanggap ng mensahe mula kay Ines. Sinabi nito sa kanya na sila ay nasa Glasgow dahil nakipagkita si Benilyn sa ibang lalaki na nakilala din ito sa internet at ito ay isang guro. Di umano ay nakipagkita lamang si Benilyn sa kanya dahil ito ay nagtatago sa kanyang dating asawa na gustong kunin ang full custody ng kanilang anak na si Jellica at ipadeport naman si Benilyn. Sinabi din ni Ines sa kanya na di umano ay hiniling ni Benilyn sa kanya na itapon ang kanyang cellphone dahil ayaw niyang matuntun siya na kanyang dating asawa o kaya ang mga otoridad. At para mapanatag ang kanyang loob, sinabi sa kanya ni Ines na kukontakin siya ni Benilyn kapag ang mga ito ay nakalipat at nasa maayos na ang kalagayan. Sa masamang kutob ni Sheila ay tinanong niya si Ines kung buhay pa ba si na Benilyn. Pero ang sagot nito ay kakatuwa. Ang reply ni Ines ay ang Scotland ay isang ligtas na lugar at halos walang krimen na nangyayari doon kaya huwag siyang mag-alala. Upang makasigurado, humingi siya ng video pero ang ipinadala sa kanya ay ang lumang video na dati nang naipadala ni Benilyn. At dito na natapos ang kanilang pag-uusap dahil ang sumunod na pangyayari ay ang pagputok ng balita tungkol sa pagkawala ni na Benilyn at Jellica. Noong January 2023, nagsimula ang paglilitis sa akusadong si Ines. Ang ama at kapatid ni Benilyn na si Sheila ay lumipad papuntang UK para daluhan ang paglilitis. Sa loob ng korte ay narinig at nalaman nila ang detalye kung paano at bakit pinatay ni Ines sina Benilyn at Jellica. Ayon kay Ines, nang siya ay makarating mula sa pamimili, nakita niya si Benilyn sa kusina at mula sa likod ay inatake niya ito. Dito ay pinaliwanag ni Ines na naaalala niya kay Benilyn ang dati niyang Japanese na asawa. Inilarawan niya na para sa kanya, mula leeg hanggang paa ni Benilyn ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang dating asawa. Habang ang mukha naman ito ay nagpapaalala sa kanya ng dati niyang karelasyon na babae. Habang tinitingnan niya di umano si Benilyn, ay naaalala niya ang mga masasamang ginawa sa kanya ng dati niyang asawa. At naaalala niya din ang dati niyang babae na ginamit lang siya. Nang maalala niya ang mga ito, ay nakadama siya ng matinding galit kaya habang nakatilikod, ay inatake niya ang walang kamalay-malay na si Benilyn. Inamin din niya na gumamit siya ng martilyo para atakihin ito. Nakapanlaban pa di umano si Benilyn kaya silang dalawa ay nagpambuno sa sahig. Pero dahil sa mas malakas siya dito ay nagawa niya itong paulit-ulit na pupukin sa ulo hanggang hindi na ito gumagalaw. Tinapos niya ang kanyang salaysay na yun ang unang pagkakataon na nakadama siya ng matinding galit. Pinagdiinan niya na ang nangyari ay bugso lamang ng damdamin at hindi niya pinlano ang kanyang ginawang pagpatay dito. Sinabi din niya na kung premeditated o pinlano niya ang pagpatay, ay malinis niya itong gagawin sa pamamagitan ng samurai na makikita sa kanyang kwarto. Sa cross-examination naman ay idinetali niya kung paano at bakit niya pinatay si Jellica. Ayon sa kanya ay pinatay niya ito 2 o 3 araw pagkatapos niyang patayin si Benilyn. Ayon dito ay naiirita siya sa mga sigaw ng bata dahil lagi nitong hinahanap ang kanyang ina. Kaya para sa kanya ay mas okay na patayin niya rin ito upang makasama nito ang kanyang ina. Nang tanungin kung bakit niya pinatay at dinamay ang bata, ay sinabi niya na dahil sa steroids na kanyang iniinom, siya ay nagkaroon ng matinding paranoia. Ang Crown Prosecution naman ay hindi naniniwala sa mga dahilan ni Ines na ang nangyari ay aksidente lamang. Ipinakita nila ang CCTV footage kung saan nakunan si Ines na bumili ng mga semento at martilyo
sa B&Q store bago niya patayin sina Benelyn at Jellica. Kinumbinsi nila na ang ginawa ni Ines ay nagpapakita na ang pagpatay ay premeditated o pinlan talaga. Bukod sa CCTV, ipinakita din ng Crown Prosecution sa 8 jury ang mga forensic evidences. Dito nila nalaman na hindi lamang martilyo ang ginamit ni Ines para patayin si Benelyn, dahil gumamit din siya ng kutsilyo para saksakin ang Filipina. Sa autopsy naman ni Jellica ay nalaman din nila na ito ay sinakal bago ilibing kasama ang kanyang ina. Itinanggi ni Ines na ginahasa niya ang 7 taong gulang na bata na nakita sa kanyang bahay. Pero ang hindi inaasahan ng lahat ay matapang na humarap ang bata sa paglilitis. Base sa salaysay nito, siya ay ginahasa ni Ines ng paulit-ulit at nasaksihan din niya ang paghataw ni Ines ng martilyo sa ulo ni Benelyn. Kahit matindi ang pagtanggi ni Ines na ginahasa niya ang bata, ito ay hindi pinaniwalaan ng jury dahil sinampal ang kanilang kampo ng prosekusyon gamit ang medical report na ginawa sa bata. Base sa report, ito ay nagkaroon ng chlamydia na parehong impeksyon na makikita sa medical report ni Ines. Iniharap din nila ang psychiatrist na si Dr. Gordon na tumingin kay Ines. Ayon sa kanya ay paiba-iba ang mga salaysay nito. Sa una nilang session ay sinabi nito na self-defense lamang ang nangyari dahil di umano ay sinaksak siya ni Benelyn gamit ang sushi knife, kaya wala siyang nagawa kung hindi ipagtanggol ang kanyang sarili. Pagkatapos ay inibinito ang kanyang istorya at di umano ay sinabi nito na dahil sa kamukha ni Benelyn, ang mga masasamang babae na nakilala niya ay nagkaroon siya na matinding galit kaya hindi niya sinasadya na napatay ito. Meron namang punto na sinabi ni Ines na nagkaroon siya ng psychotic episode. Pagkatapos ay sinabi naman ito na naaalala niya na para siyang zombie noong pinatay niya ang mag-ina. Ang abogado ni Ines ay sinabi na dahil sa psychosis na naranasan ito dahil sa steroids, ang kanyang kliyente ay nagsumite ng special defense of diminished responsibility. Ibig sabihin ay hindi nito inaako ang buong responsibilidad sa nangyari dahil para kay Ines ang nangyari ay resulta ng psychosis dahil sa steroids. Ang mental state ni Ines ay pinagtalunan ng 2 kampo sa loob ng korte ng 5 araw. Pero sa huli, wala pang 2 oras ang inabot ng deliberasyon at ang jury ay nagkasundo na si Ines ay nasa tamang katinuan ng ginawa nito ang krimen. Hinatulan siya na guilty sa kasong murder, panggagahasa sa 2 bata at obstruction of justice. Siya ay pinatawa ng panghabang buhay na pagkakakulong na hindi bababa ng 36 years. Noong April 2021, nagkaroon ng isang memorial gathering para kina Benelyn at Jellica sa kanilang paboritong lugar sa Brandon Hill, Bristol. Ang mga tao ay nagtali ng mga lobo sa mga puno at nakalagay dito ang mga katagang "You are loved, you are missed, you are remembered." Ang mga abo ni na Benelyn at Jellica ay dumating sa Pilipinas noong June 7, 2021. Pero sa kasamaang palad, nahirapan ang pamilya ni na Benelyn na paglamayan sila dahil ilang araw bago dumating ang mga abo ay nasunugan ang mga ito sa Quezon City. Pero hindi ito naging hadlang. Ayon kay Sheila, kahit wala silang ilaw o pintuan, gumawa sila ng altar at pinalibutan nila ang isang table ng mga upuan at kandila. Doon ay inilagay nila ang larawan ng mag-ina. Ang judge sa paglilitis na si George Lord Beckett ay tinawag ang nangyari sa mag-inang sina Benelyn at Jellica na isa sa pinakamatindi at pinakamalalang kaso na nalitis sa Scottish Court. Ang mga kapamilya ni Benelyn ay hindi napigilan ang kanilang emosyon nang basahin ang verdict. Silang lahat ay umiyak dahil kahit nakuha nila ang hustisya, ay hindi na nito maibabalik ang buhay ni Benelyn at Jellica. Sila ay nagpasalamat sa kanlungan na isang charity na nakabase sa UK na tumulong sa kanila upang sila ay makarating sa Inglaterra. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito.
please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!